Hello guys! Good morning, good evening, good afternoon, in any part of the world. Welcome to my vlog. Pero bago ko po umpisahan ang aking video, kailangan niyo po muna mag-like and share ng aking video at paki-subscribe na rin po, ha? Para dumami naman ang mga subscriber ng inyong Pilipina Forever. So, kita nyo ngayon, iba ang aking outfit, ang aking mahiwagang uniform. Kasi, ano po, waiting ko yung aking boss para tingnan ng mga, I think it's mga 5 o'clock in the afternoon. So, alas 3 pa lang po tayo. Sabi ko, namimiss ko yung mga subscriber ko, yung mga tele-viewers ko. Baka inaantay nyo po ako. Eh, baka po, in a few days po, eh, medyo mag-a-absent po ako. At alam nyo naman na meron po kami mga katungkulan dito as a OFW. Eh, kaya po nakapagawa ako ng vlogs kasi 1 month pong nag-travel yung amo ko. Naisipin ko lang po mag-start ng ilang vlogs. So, andyan po siya at magiging iba po ang takbo ng buhay ko ngayon. So, magkunting-kunting kamustahan muna po tayo dito sa panahon ngayon at konting may share ko sa inyo ay tulad ng mga nakaraan ko pa vlog, konting how to be having a married life na masaya, ganun po na mga advice eh kasi namomonitor ko po yung mga nagla-likes ng mga view ko at tumataas po ang ratings ko sa ganito. Kasi di ba may advice po ako ng part 1, part 2, part 3, and part 4. Ito po yung part 4 po. Ito nga po at sabi ko pag wala akong ginagawa. Wala akong ginawa kundi sumulat na lang ng sumulat. Sabi ko, ano kaya sasabihin ko sa next videos ko? Para konting advice at matutunan ng ating mga televiewers na alam ko pong inaabangan niyo po ako. Ayun po, ang inyong Pilipina Forever, back to normal life, back to reality. Kasi parating na po si boss ko. Kaya ito, konting advice din ng part 5 ng ating topic. So, nakalista po dito, sa buhay ngayon dapat ang mag-asawa ay nagtutulungan, hindi katulad noong nakaraang dekada, na kahit ang ating ama lang ng tahanan, ang kumakayod kahit ilang anak pa niya, ay kaya niyang buhayin katulad po namin. Siya po kaming magkakapatid. Totoo lang po, eh, nakakatuwa yung panahon ng araw, ano? Kasi napapag-usapan nga po yung mga malalaking pamilya. Isa po kami sa pinakamaraming pamilya. Opo. Siya po kaming magkakapatid. 7 po kaming mga lalaki, and 6 na lalaki, at saka 3 po kaming babae. So, tulad nga po ng panahon ng araw, eh, nabuhay po kami ng simple lang. Ang tatay ko po yung dating OFW ng Saudi Arabia. At pati po mama ko ay isa rin pong OFW dito sa Italy. 1982 po siya nag-start dito. Nagtrabaho ang nanay. She was 52 years old at that time, 1982. Tapos 1984 nga po, kinuha nga po ako ng mother ko. Pinetition niya ako dito sa Italy. At ang sabi niya sa akin, anak, na kukunin kita sa Italy after a couple of years. Ho. Eh, umalis siya na 1982 at ako po dumating na 1984. So, ganun nga po. Para gumanda po ang buhay ng mag-asawa, ay eh, magtutulungan. Ayun po, kasi sa panahon po talaga ngayon, eh, marami tayong mga pangangailangan. Iba na po ang takbo ng mga kabataan ngayon, mga millennium kids. Kaya iba po ang talaga ay kakaawa ang mga magulang ngayon. Kasi kung ang mga nakikita ng mga bata, mga gadget, gusto nila meron din sila. So, kawawa naman pag isa lang naman ang maghahanap buhay, di ba? Eh, kailangan po nating magkapagtulungan sa ating asawa. Dalawa po magtatrabaho. Ayun po. Ngayon nga po, ang dati pong OFW, mga parents ko, ay nakahiwa-hiwalay din po kaming magkakapatid after a few years. Kasi ang nanay nga po, eh, isa-isa kaming kinuha dito sa Italy, isa-isa po kami hanggang nawala na po ang mother ko, kami po magkakapatid, nagtulungan na rin na makuha yung iba naming kapatid. So, ayun, lumalaki po ang pamilya namin, ito po. Ayun, kaya dapat tayo talagang mag-asawa ay nagtutulungan. Hindi lang isa lang ang maghahanap buhay. Para sumaya ang pagsasama ng mag-asawa. Ayun.
Huwag po magpapakulong sa mga bisyo. Tulad po halimbawa, 'di ba, mag-asawa, hindi sa unang pagsasama, hindi nawawalan ng mga bisyo niyan. Totoo po, may mga bisyo po ako nung araw, pero hindi po drugs ah. I mean, bisyo po na halimbawa yung konting tonghis, konting barkada, kasi napabarkada lang po talaga sa konting tonghitan, banting, diversyon, sinasabi ng ganyan. Nakakatawa nga po dahil sali kami ng sabi ng mag-asawa, eh hindi naman po kami nananalo. Ibig sabihin nun, hindi po kami talaga level namin na magsugal. Ayun, huwag po makulong sa mga bisyo para at least yung panganap sa buhay ay magtuloy-tuloy lamang. Hindi po ko po nalalahat ha, dahil yung iba naman po sinasabing libangan, pero ginagawa nilang karir. Hanggang yung ibang ari-arian nila, ay naisasanda, o kaya kinukupitan ng asawa, na ibebenta mga ala-ala sa mga asawa, para lang talaga, minsan nga pa, nangungutang pa nga iba sa kompastiyan, para lang may mapuhunan. Iba po tayo malulong sa bisyo. Kung gusto po natin magtuloy-tuloy yung ating, ano, yung ating pangarap sa buhay, na papaganda ang pagkasama natin mag-asawa, at maganda ang maging kinabawasan ng ating mga anak, huwag po tayo malulong sa bisyo. Opo, totoo po yun. Inaamin ko sa inyo, konting tongis lang. Eh, napasubo po eh. Kung ano, mag-anak ko lalo sa Firenze, mahilig po sila ng division, konting tonghis, ganyan. Pusoidos. Pero siguro, eh, ang tagal ko na pong hindi humahawak ng baraha. Pero lang din po ako magmadyong. Eh, siyempre, yung talubata, eh, pag medyong pasta, ay madyong. Marunong po magmadyong. Tonghis, ayun po. Pero, katagalan po yung nalalaman yung value of income nyo, kung paano nyo mapapalagang. Kaya, ayun po, wag po tayo, kung pwedeng manggat maaga, ay iwasan po natin yung bisyo dahil hindi po maganda. Ayun po, dapat pantay-pantay ang pagtingin sa ating mga anak. Yan, maganda rin pumabantay, di ba? Yun po, eh, ako po may dalawang anak. Isa nga po ay 31 years old, lalaki. At yung isa, eh, ito nga po kasama ko nga pag-uwi ng Pilipinas na si Mary, si Maria. So, totoo lang po, eh, pantay-pantay po ang kawagay. Dadalawa ko naman, iba naman paghihintularan ko pa. Hindi ko pwedeng ipaghalintulad yung isa. Pareho ko pong mahal sila. Huwag niyo pong sabihin na, ay, wala na si Bunso, hindi ko na... Hindi lumasa si Bunso, ganyan, may pangalan. Hindi po, kasi ang agwat nga po ng edad ng aking panganay at saka si May ay 17 years old po. At magtataka kayo kung bakit, sa kanya na malalaman, kung bakit ang tagal ng agwat. Kumbaga, ito po, bless in this case, ibinigay sa iyo ng Panginoon. Pag ibibigay sa iyo. Ang tagal ko rin pong inintay na masundan. Ayun nga po, nasundan nga po ng... Nung ako yung edad ng 40 anyos, doon po ako naging double body. Kung nakikita yung mga ibang picture ko, ayun, siyempre, pag buntis ka, spoiled ka sa asawa, lapang lahat, hindi po maganda yun. Kaya, ayun, dapat yung mga anak ninyo, pare-pareho po ang pagtingin natin. Kasi, kasi magkakaroon po ng discrimination yung magkapatid, magkakainggitan niya. Alo, huwag tayong aasa balang araw ay matulungan tayo ng ating mga anak. Tungkulin na natin sila yung mahalin at pangalagaan. Kumbaga, hindi na sa ini-spoil ang iba. Stricto po ang mister ko. Ayun. Kumbaga, ang ating mga anak ay ating karapatan po natin bigyan ng magandang edukasyon. Huwag po tayo paaasa na, ay, palalakihin kita, paaaraling kita, tapos promise me na pag ikaw may magandang-gandang income, kami tulungan mo. Huwag po tayo aasa sa ating mga anak. Karapatan po natin silang palakihin dahil katulad ng pagpapalaki na sa atin ng ating mga magulang. Kumbaga, kahit pa ho yung aking panganay, sabi ko, anak, pag hindi ko na siya naririnig, anak, may kailangan ka ba ganyan, anak? Ako po, ganun po. Kahit na mawalan ako, wag lang po siya. Ayun po. Hindi naman po sa ini-spoil ko na ibibigay ko lahat ang gusto nila. Pero minsan, ipapaliwanag mo rin sa kanila na anak, hindi lahat ng bagay ay makukuha ninyo. Dahil pinaghihirapan din ng mga magulang mo yan, pero hindi po naman sila ganun. Pag wala'y wala. Minsan ako pa nga nagkukusang magbigay sa kanila. Kasi natutuwa po akong ibigay sa kanila yung bagang hindi mo na-achieve nung kabataan mo.
at least yung mga anak mo na ibibigay mo po yung gusto na tuwan-tuwa po ako, kitang-kita po sa kanilang mga ngiti, kanilang kasiyahan, na appreciate nila yung mga na ibibigay sa kanila ng mga magbulang kaya. Hanggang naglaki na po sila, yung parang nagsama, okay ako lang, okay lang ako mama, okay na, wag na mama, parang ganun. Minsan sabi ko, anak, araw-araw ipasko naman sa iyo, kahit naman wala akong maibigay sa iyo Pasko, eh lagi naman araw-araw ipasko. Kasi pag magsha-shopping kami, siyempre may bago, mabibili mo yung gusto mo. Hindi na rin nila na-distinguish ko ng new gift kasi binibigay ko po lahat ng gusto ng mga anak ko. At kahit ko kausapin niyo po sila, hindi ho ako yung sabihin yung magdadamot para hindi ko ibigay. Meron naman. Ay, wag po. At baka kayo'y kupitan ng anak ninyo. Mayroon ka naman dyan, nanay, eh, napakadamot mo naman. Ay, doon kayo kukupitan ng anak niyo kasi may nakikita, meron kayo, tapos sabihin niyo, wag anak, wag. Ay, wag po ganun. So, guys, paano? At dahil nakapagsama-sama ng ilang minuto, dahil iniinti ko nga yung aking boss, dahil parating nga po at one month po siya nawala. So, itatry ko rin pong every afternoon, kung may, during my rest time na makapagkwentuhan po tayo ng kaunti, ha? Hanggang sa muli po nating pagsasama at wag po sana kayong magsasawa na hanggang ano muna tayo. Mga kwento-kwentuhan kasi sa labas naman kailangan mag-ingat po tayo dito sa COVID nito dahil wari ko'y isasarado po bago magpasko at magkakaroon naman ng lockdown dito sa aming lugar sa dito sa Europe. Hindi ko lang alam po saan po mag-uumpisa. Siguro ilalockdown na ng Perth ng December until 20. So, para hindi dumami, lumaganap ang COVID. Pero nakakatakot po talaga. Kasi wala po tayong kasiguraduhan sa COVID nito. At sana naman pagdating ng boss ko mamaya, mag-decide na siya kung siya nakakuha na ng kapalit namin para makagora na ang inyong Pilipina forever at makapag-dire-diretso na ako maghanda ng mga gamit ko. Excited na po ako makauwi sa Pilipinas. Kaya stay tuned lang po kayo sa mga videos ko at lagi ako may mga updates sa inyo. So guys, ganun na lang po at ako'y medyo may aasikasuhin lang at alam niyo naman ang buhay OFW. Kailangan nating i-divide ang ating mga oras. Tulad nung kanina, di ba, nakita niyo ako, nagpa-workout ko. Maga po akong natutulog, so pag-isip po sa maga, may time po ako bago ko harapin ang aking araw. Konting stretching, konting ano, workout, konting papawis. Yung nakita nyo kanina. Ang akin pong personal trainer ay yung mismong asawa ko. Sabi ko, dati ako muna mag-ano ha. O sige, okay. Bago mag-start ng trabaho. Kasi ito na po, push na lang yung Pilipina forever. Kaya para kailangan ko pong maka-achieve ng mga malakas na energy. Para naman kung saan ako padpad din ng aking mga pakpak at ng aking mga paa ay merong energy rin yung Pilipina forever. O, ganun na lang po ha. Hindi na po ako magtatagal at maraming po salamat sa pag-view sa akin. And don't forget to share and like ng mga videos ko na parating sa inyong mga wall. Tapos, see you on my next vlog. Don't forget to pray before to go to sleep. And thanks sa mga lahat ng blessings na dumating sa atin. At may kasabihan po na walang mahirap sa taong may pangarap. Goodbye, guys. I'll see you on my next vlog. Bye-bye. Thank you again.